Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, malugod na tinatanggap ng Minor Basilica ng Itim na Nazareno ang pambansang imaheng naglalakbay o National Pilgrim Image ng Mahal na Birhen ng Fatima. Mula sa kanyang pambansang dambana sa lungsod ng Valenzuela. Ang pagdalaw na ito ng imahen ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga deboto ng Mahal na Birhen sa iba't ibang panig ng bansa na makaisa sa panalangin ang pambansang dambana ng Fatima. Ang imaheng ito ay binasbasa ni Papa Pablo IX noong 1967 sa pagdiriwang ng ginintuang taon ng pagpapakita ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ito ay dinala sa Pilipinas ng yumaong Jaime L. Cardinal Sin at itinanghal bilang National Pilgrim Image sa pagsisimula ng pambansang taon ni Maria noong 8 ng Disyembre, 1984. Ang imahin ay pinagkatiwala sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Fatima noong 1969. Naging saksi ang imaheng ito sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa kanyang pagbabantay sa sambayan ng Pilipino sa dalawang EDSA People Power Revolution
noong taong 1986 at 2001, noong 13 ng Mayo 2017, ang imahin ay ginawara ng koronasyong episkopal ng Yumaong Obispo Jose F. Oliveros ng Diyosesis ng Malolos bilang pagkilala sa natatanging debosyon ng mga Pilipino sa mahal na Birhen ng Patima. Ang korona at rosaryo ay handog ng santuario ng mahal na Birhen ng Rosaryo ng Patima sa Portugal. Sa pamamagitan ng koronasyong iyon, ipinaabot ng santuario ng Patima sa Portugal ang pakikiisa nito sa ating lahat ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng sentenaryo ng pagpapakita ng mahal na Birhen ng Patima. Ang imahin ng mahal na Birhen ng Patima ay tinatawag din na Reina ng Kapayapaan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita ng banal na sanggol upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno. Pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasag ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan na mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamo. Dahil sa ngalan mo po, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubuo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Iyang iyong galit sa amin noopoon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong ang sa amin tutupo? Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawarin ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Po ang lahat. At ngayon, ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, kawawa ka, Korasin, kawawa ka, Bethsaida.
Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan ng mga taga Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Araw na mahalaga sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabaitan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hihilingin ko po ang palapak pa ninyo. Pero teka lang, may bisita po tayo. Galing pa ng Karuhatan, Valenzuela, Bulacan. Dumadalaw sa atin ang naglalakbay na imahen ng mahal na Birhen ng Fatima, masaganang palakpakan muli. Pagtanggap, pagsalubong, pagdalaw sa ating munting tahanan. Bago po ang pagninilay natin sa mahal na Birheng Maria, ang salita ng Diyos, tapos iugnay natin. Unang pagbasa, propetang Baruk. Sabi ni Baruk, alam niyo ba kung bakit tayo ilang dekada? Alam niyo ba bakit mahabang panahon tayong natapon, naalipin, tanikala, nabihag, kaptibidad? Dahil imbis na mahalin ang iisang Diyos, ang tanging Diyos na malaking milagrong ginawa sa inyo, sa atin, pinagpalit niyo siya sa mga Diyos-Diyosan ng kasarapan, kapritsyuhan, yung mga nanunokso sa inyo, mga aliw na pansamantala, nahulog kayo, nasarapan kayo, dumigaya kayo, pero hindi ito yung tunay na kaligay. Ngayon, nagbayad tayo, pagsisihan na natin. Diba? Nakita nyo, gusto nyo bang bumalik doon sa kaparusahan, kahirapan? Sabi ng mga tao, tama po kayo. Pinagsisisihan namin. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, si Kristo po ang puong Senyor ay mabait, maamo, matulungin, kabaitan ng Diyos, banal. Pero dito iba ang tono niya. Pagtatakwil! Na-traidor na ba kayo? Napalitan na ba kayo? Pinalitan kayo para sa iba? Baka yung iba may naranasan ito. Naranasan ni Jesus yan. Masakit yan, mahapdi. Di mo makakalimutan niyang pagtatraidor sa'yo. Ang sabi niya sa dulo, ang nagtakwil sa mga kumakatawan sa akin, mga representante ko, mga pinadala ko, ako ang tinatakwil. Tinakwil ako. At ang tumatakwil sa akin, tinatakwil ang Diyos Ama. Pagtatakwil. Ang yabang-yabang mo, Kapernaum. Ano, itataas mo yung sarili mo? Ha? Ohoho! Galing-galing ko! Sarili mo, iniisip mo. Sabi ng Panginoon, ibabagsak ka sa Hades. Mahuhulog ka sa impyerno. May mga lugar dito, baka hindi tayo pamilyar.
Inom pa kasi ito. Ikaw, Korasin. Ikaw, Bethsaida. Ito po mga bayan sa loob ng Israel. Ito na si Jesus. Milagro, kababalaghan, himala. Oo, yung iba, pagpapagaling. Eh, anong ginawa nyo? Bedma. Hindi pinansin. Sabi ni Jesus, kung yung ginawa ko sa inyo, ginawa ko sa mga bayan sa labas ng Israel, katulad ng Sidon at Tiro, matagal na silang nagsisi. At nilagay nila yung abo sa kanilang ulo at nagsuot ng makating mga damit, mga sako, parang pagpapatunay na sila'y nagsisisi. Ito po ang salita ng Diyos, Barok Ebanghelyo ni Lucas. Pagtatakwil, pag-aabundo sa iisang Diyos, mat malaki ang kabayaran. Kaya tayo'y magsisi. Yun po yung diwa. Kay Santa Teresita ng Niño Jesus. Si Santa Teresita, imbis na pagtatakwil, imbis na pag-aabundona, imbis na pagtatraidor, imbis na pagpapabalimbing, imbis na pagpapalit ng panig, si Santa Teresita, wagas, dalisay na kaugnayan kay Jesus. Siya, alam niya, eh kung tayo yan, may kasalanan, may ginawang masama, natatakot, nangangamba, nangangatog. Eh, alam na ng Diyos na may ginawa kang masama eh. Alam mo, di ka mapakali, natataranta ka. Kasi hindi kayo magkatuon. Hindi, mararamdam mo yan. Hindi mo matatago yan. Kay Santa Teresita, eh alam mo naman kung gusto mo yung presensya na bawat sa eh, nakita mo na sa mata. Di ba natutuwa, nagagalak? Hindi pangamba, hindi takot, hindi yung pagkakamot ng ulo o pagtatago. Dalisay. At si Santa Teresita, ang misyon niya ay pagmamahal. Ang kaugnayan natin, ang dapat tungkulin natin ay pagmamahal. Kaya pagsisinta, pag-iirog, pagliligaw, pag-ibig, pagmamahal. Yan ang lingwahe ni Santa Teresita. Si Santa Teresita, ang daan ng kabanalan na tinuturo ng ating mahal na Birhen ng Fatima. Sa salita ng Diyos kanina, yung mga karimari-marim, mga buktot na mga ugali, yan ang magpapa sa impyerno sa atin. Ang debosyon ng Birhen ng Fatima, sinabi niya doon sa dalawang santang bata, Francisco, Jacinta, at yung isa nagmadre, si Sister Lucia, magdasal ng Santo Rosario, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoong Jesus, patawarin mo pagkatapos ng dekada. Panginoong Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hatid ang mga kaluluwa sa purgatorio, ihatid kami sa langit, lalong-lalo na mga nangangailangan ng iyong awa. Yan ang dasal. Ang misyon namin mga pare, hindi tayo mapunta sa impyerno. Eh kung mapadpad ka sa purgatorio, sana hindi po tumagal. Mahirap din doon. At magkita-kita tayo, ang ating pamilya at komunidad, sa kaharian ng Diyos. Simple lamang ang mensahe ng Birhen ng Fatima. Tingnan natin yung maugali natin kung pinagtatakwil natin, pinagpapalit natin, nahahatak, nahuhulog, natutukso, natatangay. Magpakatatag, magpakabanal ang Birhen ng
ng Fatima, ang mensahe niya ay konbersyon, metanoia, pagbabalik loob, pagsisisi. Ayoko pong medyo malakas ang aking mensahe, pero ito'y paalala. Yan ang mensahe ng Birhen ng Fatima. Talikdanan natin ang mga masasamang ugali at tularan natin ang daan ng mga santo na ang ugali natin ay nakatuon sa Kanya. Muli, maraming salamat, mahal na Birheng Maria, ang panalangin namin, ang aming pamilya, mga mahal namin sa buhay, sampu ng aming mga kamag-anak, hindi lamang sampu, kundi lahat, pati ang ating malaking pamilya, ang ating komunidad, sa dasal, panalangin, pagtsatsaga, pag-aruga, pagkalinga, pangangalaga ng mahal na Birhen nating Nanay sa Langit, tayong lahat ay makapasok sa kahariang maluwalhati ng aking Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Tugon po natin, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming hiling pagpapalain.
pagpapala, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapala, buhay na dalisay. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita ng banal na sanggol, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikitanua. Ay ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas niya ang paghahari mo, ang maakit ang kapwa na manalig sa iyo ngayong sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampinang tanan. Ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nakupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakilan ng lahat ang naparin. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
kasanungan natin hanggang sa siya'y tumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niya sa San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Father Herman.
sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko, ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mabawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster relief fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapiktuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalawidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili niya,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at asalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangako sa binyag na ilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.